Magandang gabi mga Kapinas, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ikatlong Kukuro Kapinas, kung saan ipagpapatuloy natin ang balitaktakan tungkol sa sitwasyon ng Pinas sa panahon ng pandemya. Ako ang inyong Chief Kapinas Leo, kasama sina Kapinas Jepoy, Kapinas Jan, at Kapinas F. Bago tayo magtungo sa ating balitaktakan, balikan muna natin ang ilan sa mga malalaking kaganapan sa ating bansa sa nakalipas na linggong ito. Ito ang Recap Pinas! COVID update muna tayo mga Kapinas. Ayon sa DOH update ngayong araw, mayroon ng 76,444 cases ng COVID-19 sa Pilipinas. 2,103 dito ang bagong kaso at 50,063 na ang active cases. Ngayong araw ay may 15 na namatay. 1,879 ang total ng lahat ng namatay sa COVID-19 sa bansa. Samantala, 144 ang nakarecover na bumubuo sa pangkalahatang 24,502 recoveries. Sa buong mundo, pumalo na sa mahigit 15 milyon ang mga kaso ng COVID-19. Mahigit 630,000 ang nasawi at mahigit 9 na milyon ang gumaling. Pinag-aaralan naman ng Department of Science and Technology ang bisa ng halamang gamot kagaya ng lagundi, tawa-tawa at virgin coconut oil upang labanan ang COVID-19. Naghihintay pa ng clearance sa Food and Drugs Administration para makapagsagawa ng clinical trial. Shout out naman sa mga Kapinas nating chismosa! Naniniwala si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro, Director ng Police Regional Office Central Visayas, na makakatulong ang mga chismosa bilang contact tracers para malabanan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019. Ayon kay Ferro, alam umano ng mga chismosa ang pinakabagong balita tungkol sa ibang tao at maaaring gamitin ito para makakalat ng impormasyon ang pamahalaan sa pagpuksa sa mapanganib na pandemya. Dagdag pa ni Ferro, ang contact tracing ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang mapigilan ang patuloy na pagkalat ng virus. Sa tulong ng mga chismosa, magiging mas madali ang contact tracing. Ikinababahala naman ng marami ang naturang panukala dahil ang mga impormasyon umano na galing sa mga chismosa ay hindi laging totoo. Naging usap-usapan ang pagpanaw ng ilang high-profile inmates sa Bilibid dahil sa COVID-19. Kabilang rito ang convicted drug lord na si JB Sebastian, isa sa mga itinuturing na witness sa drug case laban kay Senator Laila De Lima. Namatay umano si Sebastian dahil sa myocardial infarction na komplikasyon dulot ng virus. Agad daw kinremate ang labi ni Sebastian sang-ayon na rin sa COVID-19 protocol. Marami ang nagduda rito kaya naglabas ang Bureau of Corrections of UCOR ng larawan ng mga labi ni Sebastian. Ang iba pang pumanaw dahil sa virus ay kinilala ng UCOR na sina Amin Imam Boratong, Eugene Ho Chua, Francisco, Benjamin Marcelo, Sherwin Sanchez, Willie Yang at Shuli Zhang. Nagpamangha sa ilang mga Kapinas ang isang heavenly body na kamakailan lamang na-discovery ng mga astronomo. Nagpakita ang comet ni Huay sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang ang Tarlac, Albay, Cebu, Laguna, Bataan, Pampanga, Rizal, Batangas at Romblon at siyempre dito sa Metro Manila. Pinangalanan ng comet ni Huay o pinaikling C/2020 F3 NEOWISE mula sa Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer o NEOWISE spacecraft ng National Aeronautics and Space Administration na nakadiskubre sa kometang ito nito lamang March 27, 2020 habang papalapit ito sa araw. Ang celestial wonder na ito ay sinasabing once in a lifetime opportunity para sa atin dahil sa pagkakaroon ng mahabang elliptical orbit nito, kung kaya't aabutin ng 6,800 taon pa bago ito muling masilayan dito sa mundo. Salamat mga Kapinas sa ating Recap Pinas.